Harlan Budol, naubos ang ipon. Umiiyak ako araw-araw, ayokong magpakita sa pamilya ko kasi nahihiya ako. Ayoko na magpakita sa ano ko, pamilya ko. Kasi nahihiya ako. Ayoko nang magpakita sa pamilya ko kasi nahihiya ako, back to zero kami, iyan ang pag-amin ng dating co-host ni Willy Revillame sa Wawawin na si Harlan Budol o mas kilala bilang Hipon Girl. Naubos daw kasi talaga ang naipon niya mula sa kanyang pagtatrabaho sa Wawawin noong magkaroon ng pandemya at mawala ng mga raket sa showbiz. Napaiyak ang TV host comedian habang binabalikan ang matinding pagsubok na pinagdaanan niya at ng kanyang pamilya noong kasagsagan ng lockdown sa panayam ni Tony Gonzaga. Simulang kwento ng dalaga, naubos ang 100,000 na savings niya mula sa pagiging co-host ni Willy sa Wawawin, buti nga nag-ipon ako, kung hindi wala, patay na kami ng pamilya ko dahil sa pandemic na to. Hindi alam ng lolo't lola ko na nag-ipon ako. Tapos, gate pa lang ang napapagawa ko sa bahay namin, hindi man lang pumasok ng bahay. Siyempre, buong angkan ko, sa akin umaasa. Talagang walang-wala, na-anxiety ako. Umiiyak ako araw-araw. Dumating ako sa puntong parang ayoko na. Ayoko nang magpakita sa pamilya ko kasi nahihiya ako. Back to zero kami. Walang-wala na talaga. Kahit hanggang ngayon, wala na ulit akong pinagkukunan ng pera talaga kasi sa akin lahat umaasa talaga ang pamilya ko. Dati pagkain lang, ngayon pati kuryente sa akin, ang tuloy-tuloy na pahayag ni Hipon Girl. Uy, anong mga nabili mo noon nung unang sweldo? Para sa akin, wala nga. Asan yun? Anong ginawa mo dun sa unang sweldo? Hindi ipon ko lang. Buti nga nag-ipon ako dahil hindi, wala. Patay na kami mga pamilya ko dahil sa pandemic na to. Hindi, kasi ano yan, hindi alam ng mga ng lola at lolo ko na nag-iipon ako. Tapos, ang gate pa nga lang napapagawa ko sa bahay namin, hindi man lang pumasok ng bahay. Napagawa mo na yung gate? Gate pa lang, dati kasi wala kami meron man, maliit, hindi kasi yung tricycle ng tatay ko. Tapos ngayon kasha na, ang ganda lang sa labas, hindi man lang pumasok, hindi po ako napagawa yung bubo. Na, kasi may pandemic. Oo. So paano kayo nag-survive dun sa ipon mo lang? 100. Ano? 100,000 ang ipon mo. So naubos mo lang yun? Siyempre, buong angkan ko sa akin. Tapos talagang walang-wala talaga yun. Anxiety. Okay. Umiiyak ako araw-araw. Dumating ako sa puntong parang ayoko na. Ayaw mo na. Ayoko na magpakita sa pamilya ko. Kasi? Nahiya ako. Dahil? Feeling mo wala ka nang maibigay sa kanila? Back to zero kami. Wala na talaga. Kahit hanggang ngayon, wala na ulit akong binagkukunan ng pera talaga. Kasi sa akin na tumaasa din talaga yung pamilya ko. Dati pagkain lang ngayon, pati kuryente sa akin. Pagpapatuloy pa ng komedyana, totoo yung sinasabi, hindi habang buhay yung sa TV ka. 2 taon pa lang ako, tingnan mo, wala na kaagad. Ang hirap din umasa. Naging kampante din kasi po ako, uy, baka sa susunod meron na ako. May kumuha sa akin iba kapag tinanggal ako rito, pero zero, totally, aniya pa. Nitong mga nakaraang buwan daw ay may kinikita siya kahit paano, kapag may racket po, nagpapapost, yung ganun, nagpapatiktok. Doon na lang po ako bumabawi, kasi kapag wala po yun, wala na po talaga akong pagkukunan. Nag-online selling din daw siya at may munting tindahan pero matumal din daw ang kanyang kinikita. Kaya naman nasabi niya na parang mas okay pa raw nung simple lang ang buhay niya dahil hindi siya nawawala ng racket. Nagpapayong ako ng mga nag-golf, umbrella girl, naging tindera rin po ako sa palengke, tapos nagmunisipyo din po ako. Kahit maliliit lang na sahod kapag pinagsama-sama malaki na rin pera. Mas malaki nga po pera ko dati, promise. Dati hindi ako nawawala ng pera sa wallet, kahit mga 500 lang meron ako sa wallet. Ngayon nasi zero talaga ako, chika pa ni Harlan. Paano may naitatawid yung pang-araw-araw? Pag may racket po, nagpapapost, ganun. Nagpapatiktok, ganun. Doon na lang po bumabawi. Kasi pag wala po yun, ano na bang magkukunan? Hindi ko na po alam saan ako mapupunta pagkatapos po nito.
Hindi ko pa nga alay mas pupunta ako sa TV eh. Okay na po sa akin ano, kahit ano lang. Dati naging ano ako, naging nagpapayang ako ng mga gagol. Naging nagtindera ako. Ganun. Umbrella girl. Umbrella girl. Tapos po nagiging, naging tindera din po ako sa may palengke. Naging tindera ako matagal na pantas. Nag-municipio din po ako. Tapos nag-ano din ako, naglaba mo ka din ako. Kahit mga maliliit pa rin sa Saudi, pag pinagsama na, ang laki ng pera, mas malaki na pera ko dati. Promise. Dati hindi ako mawawala ng pera sa wallet. Yun. Kahit mga 500 lang meron ako sa wallet. Yun, zero talaga ako. Back to zero talaga. Talaga. Ito ba yung pinakamahirap na pinagdaanan mo sa buhay? Oo. Kasi parang mas ano po eh. Parang dati po kasi walang nag-expect sa akin eh. Kung may pera po ako, wala. Walang may paki eh. Eh ngayon po talaga sa akin na lahat umaasa. Meron akong pwesto po ng tindahan pero hindi naman pumabili. Yung iba doon, mga nagamit ko ng damit eh. Yung mga nasuot po isang beses lang. Binibenta ko 99 lang. Mabawasan lang, parang may income lang. Samantala, napag-usapan din ni Tony at Hipon Girl ang ginawang shopping prank ni Alex Gonzaga sa Comediana. Umiyak talaga si Herlen nang pabayaran sa kanya ni Alex ang buniling Gucci bag at sneakers na nagkakahalaga ng 100,000. Naiyak po talaga ako dahil sa Gucci talaga. Mas mahal pa po sa bahay namin. Kasi yung bahay namin, mura lang, rights lang, tapos wala pang titulo. Lolo ko po naguhulog dati, parang 800 po yata kada buwan, pero matagal na panahon na. Parang buong buhay na ng lolo ko naguhulog na po yun, kwento ni Herlen. Ate Alex lang yung nagtulong sa akin mag-ano eh. Kaya pala sobra yung iyak mo nung pinarangkan niya. Hindi ho. Naiyak po ako dahil sa ano, sa Gucci talaga. Bakit naiyak sa Gucci? Bakit ka naiyak sa Gucci? Mas mahal po sa bahay namin. Kasi yung bahay namin, mura lang daw na. Saan ba yung bahay namin? Rights lang po yun eh. Ano ibig sabihin ng rights? May monthly ka pa rin pungulugan. Tapos wala pang titulo po. Magkano yung hinuhulugan yung monthly? Di, sa lolo ko po yung naghuhulog dati, parang 800 po ata, kada buwan. Pero matagal na panahon na, parang buong buhay na ng lolo ko, naghuhulog na po. Yung 800. So ngayon, naghuhulog pa rin kayo? Hindi ko na po alam sa kanina, parang naipaglaban naman po. Nagbiro naman ang dalaga na gusto na niyang magpaampon kay Pinti Gonzaga, ang nanay ni na Tony at Alex. Ampunan niyo na kaya ako. Mommy Pinti, baka naman. Ang laki naging tulong niya ate sa akin. Alam mo si Alex, parang tingin niya sa'yo kapatid ka na niyo. Kasi parang hindi ka na niya, hindi ka na nawala sa isip niya after niya na magsama. Ampunan niyo na kaya ako. Pausapin na lang na, shoutout na rin natin si Mommy Pinti. Oh, Mommy Pinti, ano baka naman? Sa huli, nangako si Tony na ang lahat ng kikitain sa nasabing vlog ay ibibigay niya kay Herlen.